Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay ang SONA ng ating Pangulo. Ikatlo po ito sa kanyang termino at inaasahan po natin ilalahad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ng ating bansa. Siyempre, yung kanyang mga nagawa at ng kanyang administrasyon, pati yung kanilang ginagawa at gagawin pa sa hinaharap. Pero alam naman po natin na marami rin pong mga Pilipino, mga 20% po sila, mga D-digits po ang mga ito, na gagawin ng lahat para lamang po ang mga magagandang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ay hindi po i-recognize ng publiko. Siraan po nila patuloy ang ating Pangulo at sa araw po na ito, kanila pong sinasambit na ilalabas daw po nila ang pulboron video. Kayo ba ay naniniwala dyan? Aba, pag naniwala po kayo, tanga po kayo. Sapagkat yan po ay matagal na nilang sinasabi. At sino naman ang maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na ito kung lumipas na ang almost 2 years o mahigit sa 2 taon na siguro. Kasi yan po ay sinambit pa noon ni Rodrigo Duterte, diyan nga nagsimula ang lahat. Eh hanggang sa ngayon, wala man lang silang ebidensya na naipapakita. Tapos ngayon SONA ng ating Pangulo, isasabay nila. Nalalabas po ang pulboron video kung saan nakita daw si Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng illegal na droga. Uulitin ko lamang ang sinasabi ko mula po kagabi nang tayo po'y nag-live streaming sa isa po nating channel. Kapag ka totoo ang pulboron video at ito po ay authenticated, I hope walang dalawang butas ito, hindi lamang po yung top 1 Charlie ang isasara ko. Kung hindi pati po itong top 1 alpha na gamit po natin sa kasalukuyan, isasara ko din po ito. Mapatunayan lamang nila na merong pulboron video. Pero sana naman, kung sila ay mabigo na patunayan iyan sa araw na ito, lahat ng mga Pilipino na naniniwala dyan sa pulboron video, kung maaari, ano ba ang dapat nyong gawin? Baklasin nyo yung utak ninyo, itapon ninyo at palitan nyo ng bagong utak. O yan ay hindi naman pwedeng mangyari sapagkat pag tinanggal nyo ang mga utak ninyong tatanga-tanga, eh definitely patay kayo. Pero magkaroon naman kayo ng delikadesa sa inyong sarili na kung hindi totoo yung pulboron video, manahimik kayo. At kung kayo naman ay nasa ibang bansa na mga naniniwala dyan sa pulboron video, either itakwil ninyo ang pagiging Pilipino ninyo dahil patuloy kayo sa paninira sa bansang ito na wala naman kayo rito, o kaya naman, ang gawin ninyo ay huwag na talaga kayong makialam sa politika dito sa Pilipinas. Biruin ninyo, ang kakapal na mga pagmumukha ninyo, nandyan kayo sa ibang bansa, tapos sinisiraan nyo ang gobyernong ito, kami ang nandirito. Pagka bumagsak ang gobyernong ito, sino ba mapapahamak? Di ba hindi naman kayo? O, sa mga Pilipino naman na naniniwala sa mga ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nagpapasalamat kami sa inyong lahat, kayong mga OFW at mga nakabase sa ibang bansa na patuloy pong nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lubos po ang aming pasasalamat. At sa mga Pilipino na nandirito sa Pilipinas, patuloy lamang po natin pagkatiwalaan, mahalin at ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo, hindi titigil ang mga tao na ito, ang mga didishit para warakin ang pagkatao, ang reputasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos for a simple reason na ang ipapalit po nila the moment na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, wala namang iba kung hindi yung kanilang mga pinupuon na mga Duterte at in particular si Sara Duterte. At huwag po nating hayaan yan sapagkat pagka pumalit si Sara Duterte, ganitong uri po ng presidente magkakaroon tayo. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But observation of mine was immediately after the
speech of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Grabe, di ba? Tapos gusto niyo siyang ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Nakanang teting na yan. Ano bang utak talaga meron kayo mga DD sheets? Ngayon, ano ang inaasahan po natin sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, yung mga ginawa ng kasalukuyang gobyerno. At puntahan natin ngayon sa pamamagitan ng panonood ng balita ang mga kaugnay na mangyayari mamaya sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay merong last minute preparation para po sa kanyang magiging talumpati sa sona mamaya. At dito nga po, talagang pinapahalagahan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang bawat salita. Ngunit sinasabi po sa balita na ito na nahihirapan ang ating Pangulong Bongbong Marcos para paikliin yung talumpati sapagkat napakarami kasi talaga ng mga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan natin kung ano ang kalalabasan mamaya. Kaya pakinggan po din ang balita po na ito, mga tol. Nagsagawa kahapon, July 21, sa Malacanang ng last-minute preparation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ngayong Lunes, July 22. Kita sa video na in-upload sa kanyang official account ang behind the scene ng kanyang rehearsal habang nakatayo sa isang podium at inilalahad ang kanyang talumpati. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nahihirapan itong paikliin ang mahahalagang nilalaman ng kanyang sona speech. Ayon sa kanya, hinahanapan pa nila ito ng paraan upang kung saan ang mga kalihim na ang inaasahan itong magpaliwanag ng mga detalye ng mga priority na kanyang ilalahad. Ayan ha. At ini-expect naman natin na kapag natapos po ang sona ng ang Pangulong Bongbong Marcos, nagkakaroon ng post-sona interview para sa ating mga kalihim ng gabinete, no, sa iba't ibang departamento sa ilalim ng ehekutibo. Tinatanong ang mga gabinete nito kung ano ba ang mga nagawa ng kanilang departamento. Kaya nga etong si Sara Duterte natanong din yung pinanood nating video kanina, kasi nung mga panahon iyon kalihim pa siya ng Department of Education, pero nakita niyo naman kung paano po siya sumagot. Ngayon, kaugnay din po ng SONA na nalalapit mamaya, ang ating kapulisan nakahanda po dyan. Marami po ang maaaring manggulo sa mapayapang pagdaraos ng SONA, pero hindi po yan hahayaan ng ating kapulisan na mangyari. Kaya dito po sa balita na ito, yung malapit po doon sa Batasang Pambansa, dyan po sa may Quezon City, particular ang bayan po ng San Mateo, ang Provincial Police Office ng Rizal, nag-deploy na po ng mga kapulisan para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan diyan po sa House of Representatives. Panoorin po natin ang balita na ito, mga tol. Jerica, ano-ano ang ginagawang security measures diyan sa San Mateo Rizal para matiyak ang katahimikan diyan sa lugar, Jerica? Yes, amigo, magandang umaga. At iba't ibang pamamaraan ang ginagawa nga dito ngayon sa lalawigan ng Rizal, kung saan patuloy nga na pagde-deploy nga dito sa lalawigan. Simula pa nga lang kung tutuusin ng Webes ay i-deploy na nga sa probinsya ng Rizal ang iba't ibang mga ahensya, kagaya na nga lang dito ng mga mula sa mga barangay. Simula noong Sabado pa lamang, July 20, ay nagkaroon na nga ng ceremonial deployment ang Rizal Police Provincial Office o PPO, kabilang na ang iba't ibang ahensya sa lalawigan upang tiyakit na magiging mapayapa ang gaganapin State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito lamang linggo, July 21.
Ngayon, mga tol, di naman natin kailangan panoorin na ng buo yung balita na yan. Isa lang ang sigurado po tayo dito na ang ating pambansang pulisya ng Pilipinas kasama ng ibang ating mga law enforcement agencies, Department of National Defense, ilalim nito, nandiyan ang Armed Forces of the Philippines, tinitiyak nila na, na magiging mapayapa ito pong pagdaraos ng SONA. Kaya yung mga nag-iisip dyan ng hindi maganda, mag-isip-isip po kayo ng mabuti dahil baka sa huli, yung paghahangad ninyo, yung kasakaman nyo na sa kapangyarihan, magdulot sa inyo yan ng problema sa hinaharap. Ang panggugulo sa kaayusan ng katiwasayan ng ating lipunan ay paglabag sa batas. At ang paglabag sa batas, kaugnay niyan, ay maaaring magdulot sa inyo ng pagkakakulong. Hindi naman ninyo siguro hahayaan ang inyong mga sarili na makulong kayo dahil lamang sa mga misplaced na paniniwala ninyo. Sabagay, para sa inyo, tama kayo, kaya wala kaming magagawa dyan. Subalit, ang pag-exercise ng kalayaan po natin sa pagtitipon at pagpapahayag, meron pong limitasyon yan. Tandaan po ninyo yan. Ang pagpapahayag, ang pagtitipon, as long as ito po ay naaayon sa ating mga umiiral na batas, walang problema dyan. Nire-recognize po yan ng ating gobyerno. Pero the moment na kayo po ay lumabag ng batas, particular, lumabag kayo sa karapatan ng kapwa ninyo Pilipino, natatapos po ang inyong kalayaan sa pagpapahayag at pagtitipon. Kaya huwag niyong gagawin yung mga naririnig-rinig namin ha, na mga chismis-chismis na kayo'y manggugulo. Hindi maganda yan. Ngayon, sino ba ang dapat nating paniwalaan kaugnay po ng mangyayari sa SONA mamaya? May mga pangyayari na po sa mga nakalipas na buwan at taon na maaari nating madinig mamaya. At ilan po sa mga ito, napanood na po ninyo marahil dito po sa YouTube channel ng Presidential Communications Office. Ito ay bago pa lamang. Pero sa isang website na binuo, particular para po sa SONA, ito po ay stateofthenation.gov.ph. Meron pong mga series of interviews dito starting on July 17, 2024 hanggang July 20, 2024. At ang ilan sa mga nagba-viral na video kaugnay po nito ay ito pong pinakahuling episode number 7, Bagong Pilipinas Through the Lens of Teresita C. Cozon. Kasi dito, malalaman natin ngayon na talagang ang mga business tycoons, malaki po ang pagtitiwala sa ating gobyerno, sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O baka ang ginagawa na naman ng iba rito, palalabasin nila, nako, puro pang mayaman lamang ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, walang pagmamahal sa mahirap. No, hindi po dapat ganun ang ating maging konklusyon. Sapagkat alam naman natin na ang mga business tycoons na ito, ang dahilan kung bakit tayo, karamihan sa mga Pilipino, ay meron pong hanap buhay kung hindi po dahil sa kanila, kung hindi po dahil sa mga negosyo ng mga tinatawag ng mga didisit na ito, na mga, ano bang tawag nila dyan? Oligarch. Yan ang mahirap, pinasama ng mga Duterte ang mga mayayaman sa harapan ng mga mahihirap. Kung hindi dahil sa mga mayayaman na ito, marami sa mga Pilipino ang walang hanap buhay. Salamat Trinity ha, saka si Chris Ulo, nakita ko kanina, nakakatuwa na tayo pinanonood ng sikat na vlogger. Salamat sa iyo sa pagpunta sa ating channel. Ngayon, puntahan po natin ito pong video na ito kung saan in-interview dito si Teresita C. Cozon. Yan. Panoorin po natin ito mga tol. We were able to do at 100 job fair already this time. 100 job fair every year. Wala pang isang taon. This was born out of the meeting with PDDM on the PSAC jobs. And how many people have been employed? People who went there was about 70,000. I think those that were employed was about 10,000. 10,000. That's very good ratio. Huh? Because I face to face it. Laking kumpanya sa Pilipinas in terms of value in the market, in this tinatawag na market capitalization na may git na 1.167 trillion. Ang consumer base po nila ay halos lahat ng Pilipino. Basta po nakakakita, nakakaramdam, ang nakakahawak at nakakonsume ng isang bagay, pagkain man, telepono,
negosyo, banking, nandiyan po ang SM. Sa National Capital Region po. SM. Ilang SM meron sa Pilipinas? Hindi ko alam kung ilan po iyan. Ano? Pero baka hindi po bababa sa 80 o 90. Sa isang SM, ilang empleyado meron? Baka hindi po bababa sa 1,000. Ganoon karami ang mga Pilipino na meron pong hanap buhay. Pero siyempre, hindi naman niya nilika ni Pangulong Bongbong Marcos sapagkat matagal na ang SM. Pero ang maganda rito, mismong ang mga multi-billionaire na ito ang nagsasabi na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sila'y lubos na nagtiwala at mas dumami po yung kanilang investment at nagresulta po ito sa thousands of jobs para sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon hindi niyo sasabihin niyo na walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos when it come to job opportunities or employment opportunities. Nagkakamali kayo kasi ito na nga eh. Sila na nga mismo na mga nagmamay-ari ng negosyo ang nagsasabi na sila ay merong tiwala sa gobyernong ito kaya nagreresulta ito ngayon sa samut-saring investment at libo-libong mga employment opportunities para sa ating mga kapwa Pilipino. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Every 2 kilometers, you will see an SM facility, di ba? Sa EDSA, Ma'am TCC, Quezon, the Vice Chairman of SM Investment Corporation. Ano po masasabi ninyo ngayon at in a rare event, pumayag po kayo na ma-interview on television. Well, we're here because I think I'd like to show that, you know, with a positive attitude, we really can grow. And so in this time when there are a lot of maybe discontent, you know, there are, it's a matter of how you look at things. Yeah. If you look at things more positively and you can continue to do what you are doing. And it, napakaganda nung sinasabi niya, di ba, mga tol? Pasensya na kayo kung pinuputol-putol ko yung panonood sa interview. Reaction video ito eh. Pero napakaganda ng sinasabi ni Ms. Quezon, si Quezon dito. Ano? Na ito, nakadepende talaga eh sa perspektibo ng mga Pilipino. Kapag ka tinitingnan mo ang mga bagay-bagay sa positibong pananaw, magiging positibo din yung mga maaari mong sabihin at gagawin mo sa kasalukuyan at hinaharap. Pero kapag ka negatibo, eh walang idudulot sa iyang kung hindi hate lamang at yung maaaring negatibong sabihin mo, gawin mo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Alam niyo, ganyan yung mga nangyayari sa ating mga Pilipino. Eh tayo, dahil positibo tayo, naniniwala tayo na maganda ang tinatahak na landas ng kasalukuyang gobyerno, nakakatulong tayo. Hindi tayo nagiging bahagi ng problema at sa ating mga sarili, nagiging positibo rin tayo sa pagharap sa buhay. Pero itong mga DDCs, dahil napaka-negatibo nila, tingnan nyo ang kanilang pagkatao. Tingnan nyo ang kanilang mga ginagawa at sinasabi sa kasalukuyan. O, kayo na ang humusga kung anong meron sa mga pananalita ng mga DDCs na ito at kung ano ang kanilang mga ginagawa ngayon. We can grow. I think we have to change our mindset. Yeah. And look at things from a more positive, more positive light. Really, on balance, this is a good country. The economy is very strong. The growth is 6% for 2024. Oh, narinig nyo, mga DDCs, anong sinasabi nyo na mahina ang kasalukuyang gobyerno? Totoo itong mga sinasabi ng mga napapanood natin dito. At datos kasi ang pinagbabasihan dito. Pero siyempre, hindi natin ini-expect na sa isang iglap lamang mararamdaman nating mga Pilipino yan. Ang mahalaga, nagsisimula na yung pagbabago. At mararamdaman natin yan sa mga susunod na taon. Hindi ngayon mismo. Eh kayo gusto nyo, porket sinasabi ng gobyernong ito, maganda ang ekonomiya ng bansa. Sinasabi ng mga negosyante, maganda ang ekonomiya ng bansa. Eh gusto nyo kagad, ramdam na ramdam nyo. Pwede ba yun? Hindi ganun. Mahilig kayo kasi sa mga immediate or band-aid solution na ginawa ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo ba, yung mga band-aid solution na yon
tumagal ba? Diba hindi naman? Ang pinakamagandang halimbawa ng band-aid solution, yung ginawa dyan sa Manila Bay, eh, pinaganda nila. Band-aid solution, pansamantala, gumanda. O ano ang nangyari? Unti-unti na naman ngayon yung proyekto kasi hindi sustainable. Yung root cause ng problema sa pagdumi ng karagatan sa Manila Bay, hindi in-address. Ang in-address lamang yung nakikita ng tao para palabasin na maganda ang ginawa ng Duterte administration. Pero yung problema mismo, hindi sinolusyunan. O, sayang yung pondo ng bayan. Kulang-kulang kalahating bilyong piso na po ang nagastos dyan sa Dolomite Beach na yan. Pero sa tingin nyo, tatagal po yun. E kada may darating lamang po na bagyo o lakas po ng alon mula sa karagatan, unti-unting nauubos yung Dolomite Sand doon sa Dolomite Beach na yan sa Manila Bay. O, parang nasasayang tuloy yung pondo ng ating gobyerno kasi hindi sustainable. Kaya iwas-iwas tayo sa mga band-aid solution. Walang problema doon sa mga immediate solution na talagang kailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero tinitira ninyo, katulad ng ayuda, marami sa mga kapwa nating Pilipino ang talagang hirap na hirap sa kabuhayan ngayon. Kaya kinakailangan nila ng ayuda, partikular ang ginagawa ng kasalukuyang Pangulo natin sa pamamagitan ng presidential assistance to farmers, fisher folks, and families, nililibot ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong bansa at naghahatid ng immediate assistance. Pero ano ginagawa ninyo? Pinalalabas pa ninyo na itong si Pangulong Bongbong Marcos walang ginawa kung hindi mag-ayuda, turuang maging tamad ng mga Pilipino. Hindi ganun. Iba-iba ang sirkumstansya ng bawat Pilipino. At ang Pangulo, Pangulo ng lahat ng mga Pilipino. Pangulo siya ng mga hikahos, Pangulo siya ng mga pangkaraniwan ng pamumuhay sa bansa, Pangulo siya ng mga mayayaman, Pangulo siya ng lahat ng mga Pilipino. At dapat, no one will be left behind, ika nga. At yun ay pinatutunayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya tinuturuan maging tamad ang mga Pilipino na binibigyan ng ayuda. Dapat nga maging grateful pa tayo dyan eh. Dahil kahit paano, yung mga kababayan natin na nahihirapan, nagkakaroon ng immediate assistance. Pero hindi nyo magawang i-appreciate ito kasi bakit? Wala kayong ginawa kung hindi negatibong pananaw. Imbis na maging bahagi kayo ng solusyon, nagiging bahagi kayo ng problema ng bansa. It's the highest in ASEAN. That's right. In most parts of Asia. If it's not because of the geopolitical uncertainties left to ourselves, we're really going to do better and well. Yeah. There are a lot of people who wanted some changes. Well, change doesn't come overnight. Yeah. Tama. And it has to come, you know, everything starts. Yun yung sinasabi natin mga tol. Kung gusto niyong panoorin ng dire-diretso ang video na ito, napakaganda ng sinasabi ng resource person dito, eh puntahan niyo lamang yung Bagong Pilipinas YouTube channel sa YouTube at syempre sa website ng PCO events sa Presidential Communications Office na Facebook, nandiyan din po yan. Mapapanood nyo po ng walang putol kasi dito reaction video tayo at nire-reaction na natin yung sinasabi nila. Tama ito pong sinasabi ni Ms. Coson dito. Ha? Ang pagbabago, hindi po yan overnight lamang mangyayari. Huwag tayo masyadong nagmamadali. Kayo ang hilig nyo sa pagmamadali eh. Parang sa war on drugs, ang ginawa ni Rodrigo Duterte, gusto tapusin daw kaagad ang problema. O kaya patay dito, patay doon, patay dito, patay doon ang nangyari. For almost 2 years lamang. Not approximately, specific ang datos. 20,322 deaths recorded. Ha? Ayan mismo yan sa naging accomplishment report ng Office of the President na sinubmit sa Supreme Court na ginawang batayan ng isang resolusyon ng Korte Suprema. Kaya hindi nyo pwedeng pabulaanan ang mga datos na yan. O, tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Change takes time to take traction. Yes, it needs patience. Yeah. It needs consistency. Yeah. It can be done over a certain period of time. So I would say that if there are some people who are not so happy with the situations, I would say that maybe the best is just change the mindset. Yeah.
No, if we look into the, nothing can be changed very fast. Yeah. The system. Alam niyo, yan ang pinagkaiba ng mga taong umunlad sa buhay at naging successful eh. Yung mindset. Ano? Tingnan niyo, kahit sa inyong mga sarili, kung bakit hanggang sa ngayon, ang buhay natin ay ganito dahil sa ating mindset. Kapag ka negatibo ka, do not expect na magiging successful ka sa buhay. Ano, maraming mga kababayan po natin ng mga mahihirap na naging successful sa buhay dahil yung kanilang pananaw sa buhay ay positibo. Ako hindi ko inaangat ang sarili ko. Ha? Sa totoo lamang, kung hindi ako nalihis ng landas sa mga nakalipas na panahon, milyonaryo na ako. Sa totoo lang, ha? Pero dahil nga po nalihis ako ng landas, naghirap ako. Pero dahil positibo pa rin ako sa pananaw sa buhay, kahit dumami ang mga negatibong pumapasok sa isipan ko, unti-unti ako nakakabangon. It is a matter of setting our perspective doon sa tamang direksyon. Ha? Kaya instead na nakikinig kayo dito sa mga didi-shit na ito, na mga vlogger na walang ginawa kung hindi manira ng manira sa kasalukuyang gobyerno, magbasa kayo ng mga balita, manood kayo sa mga taong naging successful ang buhay, tingnan ninyo ang kalagayan ng mga tao o pinagdaanan ng mga taong dating mahihirap, ngayon ay naging successful dahil positibo sila sa pananaw sa buhay. Walang masama na umasa sa gobyerno, lalong-lalo na kung tayo po ay talagang lubos na nahihirapan. Pero turuan natin ang ating mga sarili na tumindig sa ating mga paa, hindi yung puro tayo asa kung kani-kanino. Dapat ganun. Itong mga nakikita nating mga matagumpay na tao na ito, bagamat siyempre ang kanilang mga anak-anakan ay ipinanganak na may gintong kutsara na, pero yung kanilang panimula, alam naman natin ang history ng SM. Alam din natin ang pinagmulan ni Manny Pacquiao, for example, ni Manny Villar, ng mga Tan. Except yung mga Ayala, talagang mayayaman ng mga yan. Pero karamihan din sa mga multi-billionaires sa ngayon, nagsimula talaga sa wala. Pero ano ang ginawa nila? Mula sa wala, nagsumikap sila, hindi nila sinisisi ang gobyerno, bagkos nagpo-focus sila sa kanilang mga sinimulang maliliit na negosyo, positibo sila sa kanilang mga buhay, at ngayon, tinitingala ng lipunan at utang na loob ng maraming mga Pilipino kung bakit sila nabubuhay ngayon. Dahil sa mga trabaho, negosyo ng mga ito, at yung mga negosyo na yan, nagkaroon ng mga hanap buhay ang ating mga kababayang Pilipino. System has been there for quite some time, yeah. And even for us in the private sector, it takes us a while to grow our businesses. Yeah. So I think we just have to be more patient. Yeah. Patience. You know, patience and integrity and counter flowing in investment is a character of SM Group. I remember Tatang Henry C. Senior, the founder. Ngayon, panoorin nyo na lamang po ng buo ang video na yan at balik tayo sa SONA. Ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng sinambit po natin kanina, ikatlo po ito sa kanyang termino at inaasahan po natin na mahaba po ito. Pero sa kasaysayan po ng Pilipinas, idagdag lamang po natin ito sa ating programa for information ay ito po ang sinasabi. Sino sa ating mga naging Pangulo ang naghayag ng pinakamadaming SONA? O, siyempre ang ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang naghayag ng pinakamadaming SONA na may bilang na 20 na talumpati. Sa panunungkulan naman ni Pangulong Sergio Osmeña, isang beses lamang ito nakapagpahayag ng SONA. Okay? Sino ba ang pinakamahabang naghayag ng SONA? Kung hindi rin ako nagkakamali, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. din eh. No, i-correct nyo na lamang po ako kung mali po yung aking impormasyon. Ganun pa man, ang nais ko lamang sa umagang ito, sa pagkikita-kita nating muli dito sa ating programa, ay suportahan natin ang gobyerno. Huwag tayong tumulad sa mga didi-shit na walang ginawa kung hindi sirain ang reputasyon ng gobyernong ito
pasamain sa harapan ng publiko ang ating mahal na Pangulo with the ultimate goal na i-unseat ang ating Pangulo at iupo itong si Sara Duterte. At muli, papahintulutan niyo ba na ang Pangulo na napakagaling sa lahat ng aspeto ng pamumuno sa bansa ay papalitan ng ganitong uri ng Vice Presidente natin ngayon? So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Sa lahat yata nung naging vice presidente ng Pilipinas, ito na yung pinaka-eng-eng. Shoutout po sa inyong lahat, ha, muli.